pamamalaan ng ating banal na pagdiriwang. Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin niyo lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, sa buong panahon ng Advento, pinagnilaya ng buong simbahan ang pagdating ng dakilang mananako. Ito ay hinihayag ng mga propeta at mga patriarka. Sa kaganapan ng panahon, natupad ang pangakong ito. Sa pagsilang ni Jesus, buong diliw nating pakinggan ang pagpapahayag ng pagsilang ng ating tagapagligtas.
sa ikadalawang limang araw ng Disyembre, ating balikan ang mga kaganapan na nakaugnay sa ating kaligtasan. Simula pa ng mga panahon una, at kalangin ng lalaki at babae ayon sa kanyang sariling larawan. Ilang libong taon ang lumipas pagkatapos ng bahag nang palitawin ng Diyos ang bahag hari bilang tanda ng kanyang isang milenyo mula sa panahon ni Abraham at Sarah, 13 milenyo sa paglisa ni Moises kasama ang buong Israel mula sa Egipto, 11 taon mula sa panahon ni Ruth at ng mga apo, 1,000 taon ang pahira ng langis si Haring David. Sa 65 linggo ayon sa hula ni Propeta Daniel. Sa taon ng 194 na Olimpiyana, ang 752 taon sa pagkatatag ng lungsod ng Roma. Habang ang buong mundo'y payapa, sa 42 taon ng paghahari ni Octavian Augusto, ang ating Panginoong Jesucristo, walang hanggang Diyos, buktong nanak ng Ama, ay pinaglihi ng Birheng Maria. Siya ay nagkatawang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang tubusin ang sangkatauhan. Siyam na buwan sa sinapupunan, ipinanganak sa Bethlehem ng Juda. Ngayon ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Inasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikagin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayon aming pinatutuloy sa aming paumuhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Balaungang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupain balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga tao naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupit mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak na mamandinigma, ang lahat ng kasuotang digmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawang na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang taligdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapumumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaligningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Ito'y balitang masaya, manunubos, sumilang na, sa ating Kristo, puon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ni utos ni Emperador Augusto na magpadala ang lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang pagpapadalang ito'y ginawa ng si Sirenyo, ang gobernador ng Syria. Kaya tumuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpadala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David. Sabagat siya mula sa angkan at lahi ni David, kasama niyang umuwi upang magpadala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy tagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panaluyan. Sa lupain din yun ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot.
Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo at magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sabagat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na napapalot sa lampin at nakahiga sa sabsabang. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Maligaya ang Pasko po sa inyong lahat. Sa dakilang kapistahan po ngayon ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagsilang, hayaan niyo po na basahin ko sa inyo ang surat pastoral ng aming kagalang-galang na obispo Buenaventura Pamatico, ang lingkod obispo ng Diocese ng San Pablo bilang bahagi po ng kanyang mensahe ngayong kapanahonan ng Pasko, ang kanyang surat pastoral. So nawa ay maibigay ko ng nararapat ang mga salitang binitiwan niya sa nabanggit na sulat pasok. Ito na rin po ang bahagi ng ating paginilay para po sa araw na ito sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Minamahal kong mga kapwa-anak ng Diyos, ipinagdiriwang natin ngayon ang pagsilang ng Diyos na naging tao. Ang Diyos ay naging tao upang tayong mga tao ay makibahagi sa kaluwalhatian, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at buhay na walang hanggan ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagsasaya. Pero hindi lahat ay masaya. May mga kababayan tayo ngayon na malungkot dahil nawala ang mahal sa buhay. Siya ay pinatay dahil sangkot sa droga. Hindi lamang sila. Ayon sa survey ngayon, Disyembre, 8 sa kada 10 Pilipino ang natatakot na baka siya o kakilala niya ay mamatay sa extrajudicial killing. Maging ang loob ng bahay ay hindi naligtas. Papasukin ito ng taong nagdanais mamatay. Hindi ka na rin nakatitiyak na ikaw ay pagtatanggol ng may kapangyarihan sapagat sila mismo ay kasama rin sa mga pumapatay. Bukod sa rito, umuusad na rin sa Kongreso ang panukala na ibalik ang parusang kamatayan para sa mga mabibigat na krimen. Nakalulungkot ang nangyayari sa ating bansa ngayon sa halip na ituring ang kamatayan ng kababayan bilang isang mabigat na suberanin. Ang pagpatay sa kapwa Pilipino ay itinuturing na ngayon bilang solusyon. Paano maging masaya at mapayapa ang ating kalooban ngayon, Pasko, at sa darating pang mga araw kung ang mga inihalal natin na mamuno sa bansa at ang mga may kapangyarihan ang nagsusulong ng pagpatay? Yan ba ang dahilan kung bakit natin sila inihalal? Ang panawagan natin sa kanila, totoo,
na dapat subuin ang problema sa droga at sa mabibigat na krimen. Subalit, mali ang pagpatay sa kanila bilang solusyon. May iba pang makataong paraan upang sila ay maparusahan at tulungang magbagong buhay. Ibinaabot natin sa ating Pangulo sa mga kinatawan sa Senado at Kongreso na tutulong tayo sa extrajudicial killing at ang pagbabalik ng death penalty. Ano ang ating magagawa? Madali ang magprotesta at magsalita. Karaniwan, naghihintay tayo na may grupo na gagawa ng solusyon para sa atin. Huwag na tayong maghintay pa at salip ay kumilos na. Una, ay magsimula sa sarili. Kung ikaw ay gumagamit o natutulak ng droga, itigil mo na. Kung ang kasama mo sa bahay ay gumagamit o nagtutulak, tulungan mo na tumigil na. Tumulong ang mga kamag-anak, mga kapitbahay, mga kabarangay. Kung hindi, ang lalapit sa kanya ay may galanang baril at may mali silang paraan upang matigil ang problema. Ayon sa mga nakabilanggo sa provincial jail sa Santa Cruz, Laguna, tatlo ang dahilan kung bakit sila nakakulong. Kahirapan, kalungkutan dahil sa mabigat na problema, at kawalan ng impormasyon. Ang suliraning ito ay pwedeng pagtulong-tulungan sa loob ng tahanan, ng mga magkakamag-anak, ng magkakakapitbahay, ng barangay at ng lokal na pamahalaan. Nagsisimula ang suliranin kung nararamdaman ng isang tao na siya ay nag-iisa. Walang dumadamay, walang nagmamahal, at walang tumutulong. Bakit ba natin hihintayin na ang mga kaanak o kabarangay natin ay madala sa bilangguan o sa rehabilitation center o mabaril? Ang kailangan ay pagkalinga, pakikisangkot, at pakikialam. Ang ating simbahan ay nag-iisip din ng mga paraan upang matulungan ang mga kapatid natin na sa ganitong kalagayan. Ang paraan ng simbahan ay may kaugnayan sa kanilang pang-espiritual na kagalingan. May isang 7 taong gulang na bata na nasa bahay ampunan. Ang kanyang ina ay kamamatay lamang noong nakaraang taon. Ang kanyang ama naman ay nasa bilangguan. Ang sabi niya, ang kanyang mga magulang ay napakalupit. Sinasaktan siya ng kanyang ama, lalo kung ito ay nakainom. Pero sa kabila ng lahat, ito ang sabi niya, mahal ko pa rin ang aking ama. Base kay Santos Head and G. Life Lessons ng Philippine Daily Inquirer, December 20, 2016. Sa araw ng Pasko at sa susunod pang mga araw, sa kabila ng mga karahasan at kalungkutan sa palibot natin, nananatili na ang Diyos ay kapiling natin. Huwag tayong magpadala sa pagkamakasarili, sama ng loob, paghihiganti, at kawalan ng pag-asa.
Totoo na hindi madali ang kinakaharap nating suliranin. Pero yan ang dahilan kung bakit ang Diyos ay naging tao. Upang samahan tayo sa pagalugmok sa kasalanan at kasamaan at alalayan tayo na bumangon, magmahal at kumalinga. Katulad ng pagmamahal ng Diyos. Nagsimula iyon sa sanggol ng isang pamilya. Ang pamilya ni Jose, Maria, at Jesus. Simulan din natin ang pagsusugpo sa kasamahan at krimen sa ating sariling pamilya. Ipagdasal din natin ang mga pamilya na may mabibigat na suliranin. Tulungan natin sila ayon sa ating makakaya. Yan ang diwa ng Pasko. Pagkalinga, pagmamalasakit, at pagkapatawaran katulad ng ginawa ng Diyos sa atin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.